ngayon ay mag-ipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tubit. Noong mga araw na iyon, si Ana ay nag-aabang sa lansangang pagdaraanan ni Tubias. Nang makita niyang ito'y dumarating, pasigaw niyang tinawag si Tubit. Narito na si Tubias, wika ni Ana, kasama ang lalaking pinasama mo. Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tubias, natitiyak kong mananauli ang paningin ng iyong ama. Pagdating mo'y ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang akdo ng isda. Aalisin ito ang kulaba sa mata ng iyong ama at muli siyang makakakita. Tumatakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi nito kay Tubias, maaari na akong mamatay. Anak, ngayong muli kitang nakita. At naiyak siya sa laki ng tuwa. Sa pananabik ni Tubit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas, ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan ni Tubias ang kanyang ama. Hawak ang apdo ng isda. Ibinangon niya ito at hinipan ang mga mata. Lakasan ninyo ang inyong loob, itay, wika niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na apdo. Pagkatapos inalis niya ang kulaba at
na nauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tubit ang anak at umiiyak na nagsabi, "Maliwanag na ang aking paningin. Nakikita na kita, anak." Pagkatapos ay sinabi, "Purihin ang Diyos. Purihin ang dakila niyang ngalan. Pagpalain ang lahat niyang mga anghel sa lahat ng panahon. Naway purihin ang banal niyang ngalan sapagkat siya ang nagparusa sa akin at siya rin ang nahabag. Narito, nakikita ko na ang aking anak. Nakikita ko na si Tobias." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalayan niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang. Sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot o lila. Masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan
hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang araw po ng Biyernes sa inyong lahat. Ito po ang araw na ginawa ng Diyos para sa ating mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Araw na ating ibinubukod para sa maigting na pakikipagniig sa Kanya. At sa bawat pagbalik natin dito sa Kanyang dambana, may bago at bagong magandang balitang hatid ang Senyor sa lahat. Ang focus po ng mabuting balita ngayon ay ang Kanyang divinity, ang Kanyang pagka-Diyos. Ang sabi ng Mesiyas, si David na rin ang tumawag sa Kanya ng Panginoon. Ang salmong tugunan ay nagpupuri sa pagka-Diyos ng Panginoong butihin. At ang unang pagbasa naman po ay nagtataas sa spark of divinity na ating tinataglay. Tobit chapter 11 po ngayon ng ating binasa. Mas maiintindihan po natin ito kung i-consider po natin ang background nito sa Tobit chapter 6 na binasa naman po natin noong Martes. Sinabi po doon na matapos siyang maglibing at nahiga na lamang sa ilalim ng isang puno dahil hindi siya maaaring kumain, na iputan ng ibon ang kanyang mata. Napaka unglamorous naman ng sinapit niya, ano ho? Kaya po kasi nagkandabulag si Tobit ay kinusot niya ng kinusot ang kanyang puwing sa pag-aakalang maaalis ito, pero lalo pang nagsumiksik. Sabi nga sa English, the more we rub it out, the more we rub it in. Apat na taon siyang nagkaganito hanggang sa nakatagpo ng lunas ang anak niyang si Tobias sa pamamagitan ni Rafael. Isang araw na umuwi ang kanyang asawa na si Ana, may daladalang kambing o may hilahila sigurong kambing, ay pinagbintangan niyang nakaw ito. Kaya natambad sa kanyang harapan ang nabuo niyang paniniwala sa kanyang sarili, ang nabuo niyang pagkatao sa loob ng apat na taong pagkabulag, nang salaminin sa kanya o nang i-mirror sa kanya ni Ana ang kanyang pagiging ipokrito. Masakit ang katotohanan, mga kapatid. Lalo na po kung lalabas ito mula sa bibig ng pinakamalalapit sa atin. Kaya lumabas siya sa hardin at doon ay nanangis at nanalangin. Yun po ang simula ng kanyang conversion. Gaya ni Tobit, tayo man mga kapatid, ay mabubuti ring tao. Meron nga lamang tayong naglalakihang mga blind spots na hindi natin nakikita, pero nakikita ng pinakamalalapit sa atin. Dahil mahal nila tayo, kinakailangan nilang tawagin ang ating atensyon para makita rin natin ang kanilang nakikita sa atin. Maaring nakikita ng mahal mo sa buhay, pero hindi mo nakikita sa iyong sarili na naninilaw na, isang halimbawa, ang kulay mo.
at namumula na ang iyong mga mata dahil sa labis na pag-inom ng alak araw-araw? O kaya ay nagkukulay violet ka na sa sobrang pagpupuyat nang wala namang kapararakan? Maaring hindi ka nakatulad ng dati nang una kayong nagkakilala. At ngayon ay hindi ka na niya makilala. Parang ibang tao na. Ano kaya ang napaka-unglamorous o kahiyahiyang mga bagay ang hinihintay mo pang mangyari sa iyo bago mo ma-realize na kailangang mapanauli ang dating ikaw? O matanggap mo man lamang na nagkaganito ka na nga para naman makapagsimula kang muli at makapagbagong buhay? Tulad ng nangyari kay Tobit, habang pinapalis natin ito, lalo po itong sisiksik hanggang tuluyan tayong mabulag. Minamahal kong mga kapatid, dalhinawa tayo ng mga nararanasan nating kung minsan ay napaka-unglamorous o kahiyahiya na mga pangyayari sa ating buhay. Sa isang malalim at ganap na conversion ng ating buong pagkatao. Magpakalayo-layo man tayo sa pananangis sa katotohanang malalaman natin tungkol sa ating sarili, papapag-umpisahin naman tayo nito para manikluhod sa pananalangin. At pag nahawakan na natin ang spark of divinity sa ating totoong pagkatao, babalik din po tayong mas malakas para umuwi sa ating tunay na sarili. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang ating pananampalataya kay Jesus bilang Kristo ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang miyembro ng komunidad na ito. Sa kanyang pangalan, dalhin natin sa Ama ang ating mga kahilingan at sa bawat pagdadala natin, ang atin pong itutugon. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging maalab sa pagpapahayag ng katotohanan at pagka-Diyos ni Kristo, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasunduan naway maging isang katotohanan, lalo na sa mga bansang ang mga tao'y nagdurusa sa diskriminasyon dahil sa lahi, kasarian, uri at relihiyon, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao naway humimlay sa kapayapaan nang kaharian ni Kristo, manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesucristo, kinikilala po namin na kayo lamang ang aming Panginoon. Lagi niyo kaming bantayan at ipagkaloob mo ang aming ipinapanalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng anak mong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay-alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo
na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kasama ko ang samu ko, dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugtan ko ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilalayo sa lahat ng masama, kaawaan po kami umaasa. Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming papabayaan. Poong Jesus Nazareno,
kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Sa darating na John 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay mula 0 hanggang 7 taong gulang. Sa mga nagnanais, maaari po kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Marami pong salamat. Pinalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, pagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Tangin tayo. Panginoong Heso Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip mo sa pagkakapako mo sa kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ngayong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, mga idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.